So sa last 8 games ng Warriors ngayong season, nagkaroon na nga sila ng 7-1 win-loss record. At ang kaisa-isa nga lang nilang pagkatalo ay naging dikit pa laban sa Atlanta Hawks. At ngayong unti-unti na silang nagkakaroon ng magandang momentum this season, malaki pa rin ang kanilang tsansa na makapasok pa sa playoffs. Dahil sa ngayon nga ay nasa pang-sampung pwesto sila ng buong Western Conference. At ilang games nga lang ang pag-ita ng kanilang best friend na Los Angeles Lakers upang maungusan nila ito sa number 9 spot ng standings. Bagamat ngayong lumalabas na ang totoong potensyal ng Golden State Warriors, para nga sa mga NBA executive, nakikita na nga daw nila sa Warriors ang 2022 vibes. Dahil sa biglaang paglabas nga ng totoong performance ng kanilang mga batang players. At kung iisa-isayin nga natin ang bawat players ngayon ng Golden State Warriors, halos may mga naging kapalit nga ito sa dati nilang lineup. At kung pagtutuunan nga natin ng pansin ang inilabas na larawan ng Warriors Nation, napalitan na nga ni Lester Quiñones ang dating pwesto ni Jordan Poole, at si Jonathan Kuminga naman ay nananatili at mas lalong gumagaling pa. At nakaabang naman ngayon ang Warriors sa pagbabalik ni Otto Porter Jr. sa buyout market. At ang pumalit naman ngayon sa pwesto ni Damian Lee ay si Brandon Podziemski. Ay niman na Behelitsa naman ay si Dario Saric. At ang iba pang mga players na ating hindi nabanggit ay nananatili pa rin sa team ng Golden State Warriors kasama ang ating two-time MVP na si Stephen Curry. So sa naging larawan nga na ito ay nakikita natin na malaki ang similarities ng kanilang team ngayon. Dahil parang wala nga lang nawala sa team ng Golden State Warriors. Dahil kung pagbabasehan nga natin ang kanilang performance noon hanggang ngayon, parang mas lalong gumaling pa nga sila ngayong kasalukuyan. Dahil nagagawa pa rin naman ni Steph ang dati niyang laruan nang magkampiyon sila laban sa Boston Celtics. Nakakasabay na din naman si Andrew Wiggins at nakakapagbigay na rin ito ng impact pagdating sa opensa. Ngunit tanging si Klay Thompson na nga lang ang naiiwan sa lahat. Dahil hanggang ngayon nga ay pinipilit pa rin ng 4-time NBA champion na ibalik ang dati niyang laruan. Ngunit kahit anong gawin nga nito sa kanyang laruan ay up and down pa rin ang kanyang performance. Kaya naman nabanggit na lamang nito na susunod na lamang siya sa yapak ni Ray Allen at Reggie Miller. Dahil tinanggap na nga ni Klay sa kanyang sarili na palaos na ito sa kanyang prime. At wala na nga tayong magagawa dyan dahil tumatanda na nga rin si Klay. At hindi rin biro ang pinagdaanan nitong injury bago ito makabalik sa team ng Golden State Warriors. Ganun pa man ay aasahan na nga lang ng Warriors front office ang kanilang mga batang players. Dahil literal naman na nakakapagbigay talaga sila ng impact sa kanilang team. At sila nga din ang dahilan kung bakit nasa pang-sampung pwesto na ngayon ang Golden State Warriors sa buong Western Conference. At para naman sa mga nag-aabang ng game bukas ng Golden State Warriors laban sa Los Angeles Clippers, ang kanilang game ay magsisimula bukas ng alas 11 ng umaga at sa home court pa rin ito ng Warriors.